Pangulong Rodrigo Duterte, napanatili ang mataas na satisfaction rating batay sa pinakauling survey ng Social Weather Stations o SWS. 4 na sibilyan na naipit sa bakbakan sa Marawi City, nasagip sa nagpapatuloy na opensiba ng militar. 2, kumpirmadong nasawi habang iba pa sugatan matapos ang magnitude 6.5 na lindol sa probinsya ng Leyte, Malacanang. Tiniyak ang pagpapaabot ng kaukulang tulong sa mga apektadong residente. At singil sa kuryente ng Meralco, tataas sa mahigit 7 sentimo ngayong buwan ng Hulyo. Umabot sa pinakabagong record high ang satisfaction ratings ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang isang taong panunungkulan. Batay ito sa resulta ng pinakuling SWS survey kasunod ng pagdedeklara ng martial law sa Mindanao. Tag naman ang Armed Forces of the Philippines ang akbang para mahuli ang mga sumusuporta sa multi-terrorist group gamit ang social media. May report si Rocky Ignacio. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na papanagutin ang Maute Group na nasa likod ng karahasan at rebelyon sa Marawi City. Mahigpit na pinabulaanan ng Pangulo ang planong pakikipag-usap sana ng pamahalaan sa Maute Brothers sa harap ng pagsiklap ng kaguluhan sa Marawi City. Sa panayaw ng media sa May Balay Bukid noon, sinabi ng Pangulo na nananatili ang kanyang posisyon sa no negotiation policy sa mga terorista. Gate pa nito na kung mayroon man nagkaroon ng inisyatiba sa posibleng pag-uusap para wakasan ang gulo, hindi ito nagmula sa gobyerno. He's a pretender. I'd never talk to terrorists, that's one. I will never talk to criminals and to terrorists. But I would talk to revolutionaries who are imbued with a principle of their. Samantala, sa kabila ng gulo sa Marawi City, napanatili naman ang Pangulo ang magandang satisfaction rating nito batay sa pinakahuling SWS survey. Ginawa ang naturang survey nitong June 23 hanggang 26 kung saan isinailalim ang Mindanao sa martial law. Satisfaction for President Duterte continues on an upward trend at 78%. The survey result, 3% higher from March 2017, 75%. Is a clear indication of the growing confidence in the chief executive and his performance as the country's leader. The data collection concluded on June 23 to 26, a month after PRRD placed the whole island of Mindanao under martial law. And it shows tacit public support to the president's action following the rebellion in Marawi. This positive acknowledgement of the Filipino people further motivates administration to work for the restoration of normalcy in Marawi and to start its rehabilitation as well as to bring a comfortable life for all Filipinos, including Muslim Filipinos. Magpapalabas naman ang Armed Forces of the Philippines sa mga hakbang para mahuli ang mga sumusuporta sa Maute Group gamit ang social media. Nakipagtulungan na rin anyang ilang mga kumpanya sa social media. Tungkol dun sa ating effort na i-counter itong mga social media accounts na patuloy na tumutulong sa rebellion. Ito'y ongoing pa rin. At in fact, kahapon, kami nakipag-ugnayan sa mga miyembro ng PNP Cybercrime Group upang paigtingin ang ating ginagawang effort. And we're coming up with appropriate measures to expedite that process. In the process of monitoring and taking down of social media accounts that are proven to be supportive of terroristic activities, we need to work with the social media companies. And we are working with them because we have direct contact with their regional offices. They have been very helpful. In fact, once a site has been proven or an account has been proven to be facilitating and supportive of terroristic activities, it is taken down immediately. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 80 terorista ang hinahabol ng gobyerno sa Marawi. Wala pa rin kumpirmadong report ng pagtakas ni Isninon Hapilon habang kumpirmado na ang pagkamatay ng isa sa Maute Brothers. Maingat pa rin ang operasyon dahil tinatayang may mahigit 200 pang sibilyan ang naiipit sa iilang bahagi na rin ng 4 na barangay na hawak ng grupo. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng Task Force Bangon Marawi para sa rehabilitasyon ng lugar. The armed forces, given the fact that it has not been announcing any deadlines, is working overtime to expedite the process of the liberation of Marawi. Ginagawa po natin lahat ng ating makakaya upang matapos na itong gulong ito sa madaling panahon. Pero batid naman po nyo na hindi ganun kadali itong operasyon na to. At
sa mga paliwanag natin noong mga nakaraang linggo, itong environment na kinaroroonan ng bakbakang ito ay hindi biro. Kaya kinakailangan maging maingat tayo sa paggalaw natin at ganun din sa pagpasok at paglabas sa mga gusaling iniiwan nila dahil sa mga patibong, mga IED at maaaring presensya ng mga residente pang naiiwan sa loob. Nagsasagawa pa rin ng assessment ang mga commanders on the ground kung palalawigin pa o hindi na ang pagpapairan ng martial law sa Mindanao. Para sa bayan, Rock Ignacio. Walang tigil ang isinasagawang opensiba ng tropa ng pamahalaan laban sa mga teroristang nag-aasik ng lagim sa Marawi City. Kaugnay nito, 4 na sibilyan pa ang nasagip mula sa bakbakan. May ulat si Kenneth Pasyente. Ngayon ang 46 na araw ng bakbakan sa Marawi City. Sa mahigit isang buwan ng kaguluhan, patuloy pa rin ang palitan ng putok sa pagitan ng terorista at tropa ng militar. Maging ang airstrike, patuloy na isinasagawa. Kasabay ng mga putok ng baril at bomba ay ang pagkakarescue naman ng mga sibilyang naiipit sa gera. Iprinisinta sa media kanina ang 4 na sibilyang nakalabas sa loob ng main battle area. Nung makahanap sila ng power bank, saka sila nakapag-communicate doon sa ating mga sundalo. So nahirapan kaming ilabas. Salamat sa ating mga piloto at sa ating mga kanyon, no? Sila yung nagko-cover fire sa atin, sa kanila para makalabas sila. Umagang-umaga, yung mga posisyon ng mga yung mga local terrorists, yung mga maote, binobomba. So habang binobomba, tuloy-tuloy takbo sila sa bridge para lang makalabas. Sina Ronnie Villanueva, Joel at Joselito Laygon at Billy Artajo ay 45 araw na naipit sa gera. Kwento ng mga ito, naging masalimuot ang kanilang naging karanasan sa gitna ng bakbakan. Minsan putok, tago kami. Nagsusukso kami doon sa siksikan kami doon sa CR, putok ng kanyon, mortar, ganyan, mga iba-iba pang putok. Pero nagpapasalamat na lamang sila sa Diyos dahil buhay sila. At ang tanging hiling na lamang ng mga ito ay makita na ang kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay Colonel Tong Sedano, commander ng Task Group Ugob, malaki ang naitutulong ng kanilang itinayong radio broadcast system. Dahil dito, naigaguide ng militar ang mga sibilyang nasa loob pa rin ng main battle area kung paano ang dapat nilang gawin para makaalis. Mayroon po itong announcement, like for example, alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, ito po yung time na pwede kayong lumabas, yung mga lalaki nakahubad ng t-shirt para po maiwasan natin na may dalang mga bomba o mga baril. No? Kasi ang lumalabas, hindi pa natin sigurado kung mga civilians po ito. Pagtitiyak pa ni Sedano, mahina na ang pwersa ng kalaban sa sakop ng lugar. Medyo humina, no? If you compare ng kung scale of 1 to 10, kung yung una is 10, ito na sa mga 1 na lang dito sa area natin. Mula sa Marawi City, para sa bayan, Kenneth Pasyente. Sangayon po si Senate President Coco Pimentel kay Senador Franklin Drilon na kung hihingi man si Pangulong Duterte ng extension para sa pagpapatupad ng martial law sa Mindanao, dapat ay gawin niya ito bago mapaso ang 60-day implementation period ng martial law. Nagsimulang umiral ang batas militar sa Mindanao matapos itong iproklama ni Pangulong Duterte noong 23 ng Mayo. Ani Pimentel, kailangang magkaroon ulit ng briefing sa kanila sa estado ng martial law simula nang ipatupad ito hanggang sa ngayon. Una nang sinabi ni Senate Majority Floor Leader Tito Soto na malaking bagay ang briefing mula sa militar sa pagdedesisyon nila kung kailangan bang pairalin pa ang batas militar sa buong Mindanao o sa mga piling lalawigan na lamang tulad ng Lanao del Sur. Ipinapaayos na ngayon ni Pimentel ang schedule para sa briefing sa Senado. Nagpaabot naman ang pagbati ang ilang senador kay Pangulong Rodrigo Duterte na muling nakakuha ng mataas sa public satisfaction rating. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, ang krisis sa Marawi ang isa sa mga pinakamahigpit na hamon na kinaharap ng Pangulo ngunit nalagpasan niya ito. Anya nakikita ang tunay na karakter ng isang leader sa oras ng krisis. Hindi rin anya matatawaran ang pagpapakita ng Pangulo ng pagsaludo sa ating mga sundalong nakipagbakbakan sa Marawi. Para naman kay Senador Tito Soto,
ang positibong feedback ng ating mamamayan sa Pangulo mula sa local level sa buong bansa ang siya rin talagang nakukuha niya. Ipinabot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kahandaan ng pamahalaan na ipagkaloob ang kailangang tulong sa mga apektado ng malakas na lindol sa Leyte. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ipinag-utos ang Pangulo na gamitin ang lahat ng kailangang resources para tulungan ang mga biktima ng lindol kasama ng pagtiyak na maibalik sa normal ang mga apektadong lugar. Nagpaabot na rin ang pakikiramay ang Malacañang sa pamilya ng nawalan ng mahal sa buhay dahil sa pinsala na dala ng malakas na pagyanig. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Canangas sa Leyte dahil sa pinsala na dulot ng magnitude 6.5 na lindol. Patuloy naman ang isinasagawang assessment ng lokal na pamahalaan para sa mga pangangailangan ng mga residente doon. May ulat si Jervis Manahan live. Jervis! Yes, sa kalahati nakita nga natin na matinding pinsala sa iba't ibang bayan sa Leyte matapos yung manig ang magnitude 6.5 na lindol kahapon. Kasama sa mga binisita natin ang Ormoc City at ang kalapit na bayan nito na Kananga. Narito ang report. Sa drone video na ito, makikita ang matinding pagkawasak ng isang gusali sa Kananga, Leyte matapos yumanig ang magnitude 6.5 na lindol sa mga isla sa Visayas kahapon. Sa unang tingin, animoy pinasabog ang tatlong palapag na gusali dahil nagkabasag-basag ang mga bintana, nabagsakan ang dalawang kotse at mga motorsiklo at sira ang mga gamit. Isa ang namatay matapos madaganan ng mga debris. Hindi naman bababa sa anim ang na-rescue. May hardware, function hall at grocery sa gusali, kaya madami talaga ang pumupuntang tao. Pag lakad ko nga, bigla kong lumabas, natumba ko sa sink ang lakas-lakas talaga. Hindi ko makontrol yung sarili ko nga hindi ko matumba, pero natumba pa rin ako. Yung mga estampan, tanang mga muebles namin natumba sa bahay. Bukod tangi ang gusaling ito ang nawasak nang yumanig ang magnitude 6.5 na lindol kahapon sa barangay poblasyon Kananga, Leyte. Kung mapapansin, mas madami pang mga lumang bahay sa paligid nito na hindi naman nasira. Sabi ng mga residente, substandard daw talaga ang gusali kaya madaling bumagsak nang mangyari ang pagyanig. Inayos na ang mga kable sa mga poste para di na makaabala sa mga operasyon. Nakakordon na din ito para di mapasok ng mga nag-uusyosong tao. At kailangan ng ma-demolish para hindi na lalong bumagsak pa. Sa di kalayuan, nakita naman namin ang bahay na ito. Under construction pa sana, pero hindi pa natatapos ay halos gumuho na. Matigas naman daw ang lupang tinitirikan pero hindi na kinaya nito ang lindol. Siguro ipa-demolish muna namin siguro. Kung magkaroon ng chance, sa awa ng Diyos siguro makapag... So we have to start from scratch again. Sabi ng lokal na pamahalaan, abala sila ngayon sa pag-a-assess ng mga pangangailangan ng mga apektadong residente. Magpapaabot naman daw sila ng tulong sa mga nawalan ng bahay. We have to assess first. What's the actual situation or ano yung mga pangangailangan nila? Sa Ormoc City naman, nagkabitak-bitak ang kalsada dahil sa lindol. Halos lahat ng bahay sa buong barangay Tongonan, wasak. Tila pinadapa ng dilubyo o parang tinapakan hanggang makalas sa lupa. Ang iba, muntik pang mahulog sa bangin dahil nakatayo sa gilid ng bundok. Gaya na lamang ng bahay ni Mang Samuel, na sariling buhay na lamang ang naisalba dahil walang nadala kahit na sarili niyang pera. Yung gamit ko, nasa loob na natabunan ng mga simento. Yung simento sa bahay ko, yung dingding at saka... Mahirap makuha kasi baka may magunta doon, delikado kasi nakaangat yung isang ng dingding, baka matabunan yung magkukuha doon. Nagpagawa na lamang siya ng pansamantalang kama mula sa pinagtagpi-tagping plywood. Karamihan ng mga tao sa tent na lamang sa harap ng simbahan natutulog. Ni sa hinagap daw kasi, hindi pumasok sa kanilang isipan na sa isang iglap lang mawawala na sila ng tahanan.
Sa kaso sa Tacloban City naman, ang capital ng Leyte ay walang naitala na mga damages at mga casualties. Samantala, hanggang sa mga oras na ito ay malaking bahagi pa rin ng Leyte ang walang supply ng kuryente. Yan muna ang latest mula dito sa Ormoc City. Balik muna sa iyo, Ralph. Maraming salamat, Jervis Manahan, live mula sa Ormoc City. Inilagay ng National Grid Corporation of the Philippines, o NGCP, ang Visayas Grid sa Yellow Alert. Ito ay makaraang bumaba ang reserbang kuryente dahil sa magnitude 6.5 na lindol na tumama sa Leyte kagabi. Ayon sa NGCP, ang pangkaraniwang demand ng kuryente sa buong Visayas ay 1,532 megawatts kapag hapon at 1,493 megawatts kapag sapit ng gabi. Ngunit ayon kay NGCP spokesperson Cynthia Alabanza, ang supply ng kuryente sa Visayas ngayon ay bumaba sa 253 megawatts sa hapon at 65 megawatts sa gabi. Nauna na rin iniulat ng NGCP na nawala ng kuryente sa Bohol, Samar at Southern Leyte. Bagamat hindi pa makapaglabas ng eksaktong timeline ng restorasyon ng kuryente sa Visayas, tinitingnan na ng ahensya ang kapasidad ng power supply na maaring ibahagi ng Luzon sa Visayas. Tuloy-tuloy naman ang relief operations ng Philippine Red Cross para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Silangang Visayas. Sa official Twitter account ni Senador Richard Gordon, chairman at CEO ng PRC, matagumpay na nasa GIP ang 3 taong gulang na batang babae mula Kanangal, Leyte na hinihinalang natabunan ng debris mula sa isang gumuhong gusali. 3 welfare desk ang agad itinayo sa Leyte para magpaabot ng psychosocial support at matulungan ang mga biktimang matunton ang kanilang nawawalang kapamilya o kaanak. Matatagpuan ang PRC Welfare Desk sa Ormoc District Hospital, Ormoc Doctors Hospital at Newtown Grocery. Nanawagan naman ng Red Cross na makipag-ugnayan sa kanila ang sinumang may impormasyon hinggil sa naganap na lindol para mabigyan ng agarang aksyon. Susunod sa mga balita, singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan ng Hulyo. Ang detalye sa pagbabalik ng PTV News. 2 ang naitalang patay habang mahigit 70 ang sugatan sa pagyanig ng magnitude 6.5 na lindol sa Leyte kahapon. Patuloy naman na nararamdaman ang aftershocks doon. Ang detalye mula kay Eunice Samonte. Tuloy-tuloy ang assessment ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC kaugnay ng tumamang magnitude 6.5 na lindol sa bahagi ng Leyte pasado alas 4 kahapon. Base sa pinakahuling tala ng ahensya, umabot na sa 2 ang naiulat na nasawi at 72 naman ang nasugatan dahil sa mga bumagsak na gusali. Inilabas na rin ng NDRRMC ang pagkakakilanla ng mga nasawi sa lindol na kinilala na sina Jerry Movilla, 40 taong gulang, at ang kabataang si Risa Robles, 19 taong gulang, matapos mahulugan ng hollow block sa kinalalagyan nito. Nananatiling 72 ang sugatan na karamihan ay mula sa pinakaapektadong lungsod. 43 rito ay mula sa Kanangal, Leyte. 3 naman ang naitala sa Ormoc at 26 naman ang sa Carigara, Leyte. Ayon sa tagapagsalita ng NDRRMC, nai-rescue na rin ang 6 na trap sa loob ng gumuhong gusali at suspendido muna ang klase sa lahat ng antas sa Tacloban at Ormoc City. Malaki ang naging epekto nitong malakas na pagyanig sa city ng Ormoc. So dito sa Ormoc City, meron din tayong ina-undertake na assessment ng mga public facilities natin, gaya ng ating mga paaralan, ng ating mga ospital. Kailangan natin masiguro dahil so far hanggang alas 5 ng umaga kanina, nakapagtala tayo ng 241 aftershocks. At maaari pa rin maranasan iyon dito sa itong mga pagyanig na ito sa araw today hanggang sa mga darating pang araw. So napakahalaga na magkaroon tayo ng kasiguraduhan na maaari pang magamit ang ating mga public buildings, no, para sure tayo doon sa safety ng ating mga kababayan. Wala ring kuryente sa malaking bahagi ng Eastern Visayas na kinabibilangan ng Samar, Leyte at katabing bayan nito sa Cebu at Tagbilaran, Bohol. Bunsod pa rin ng tumumbang poste ng NGCP at geothermal sa bahagi ng Leyte. Samantala, bagamat pasabol ang mga daan, may naitala ring biyak na lupa at cracks sa mga tulay, partikular na sa 3rd at 4th District ng Leyte. Kumpara naman sa mga nakaraang lindol, ayon sa NDRRMC, malaking tulong umano na hindi naputol ang linya ng komunikasyon, kaya napapadali rin ang rescue operations at assessment sa lugar.
Di pa man masabi ang kabuuang naging pinsala ng lindol, tiniyak naman ng NDRMC na mas mababa ito kumpara sa mga nakaraan dahil na rin sa kahandang ipinakita ng bawat mamamayan at sa epektibong paglahok nito sa mga earthquake drills na isinasagawa ng ehensya at lokal na pamahalaan. Para sa Bayan, Eunice Samonte. Samantala, mananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa ayon sa investment grade rating ng Japan Credit Rating Agency o JCR. Ayon sa Philippine Investors Relations Office o IRO, mahalagang pagbatayan ng Pilipinas ang rating opinion ng JCR dahil ito ang gumabay sa maraming kumpanya sa Japan na nangunguna ring pinanggagalingan ng foreign direct investment ng bansa. Batay sa naturang rating, umaasa ang JCR na tumaas ang ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng mga investment ng pribadong sektor at mataas sa paggastos ng gobyerno sa mga proyekto. Ayon naman kay Finance Secretary Carlos Dominguez III, nakadagdag ang rating ng JCR sa positibong assessment ng socio-economic agenda ng Duterte Administration. Dagdag ng kalihim, ilalagay din ang mga proyektong ito sa lugar kung saan mabibigyan ng trabaho ang marami sa mahihirap. Asahan po ang dagdag singil sa bayarin sa kuryente ngayong Hulyo. Ayon sa Meralco, ang paghina ng piso kontra dolyar ang naging dahilan ng mas mataas na singil ngayong buwan kumpara noong Hunyo. Ang detalye mula kay Ria Fernandez. Bahagyang tataas ang Meralco bill ngayong buwan matapos ang 1.43 pesos na pagbaba noong Hunyo. 0.076 per kilowatt hour ang dagdag singil ngayong Hulyo. Nangangahulugan ito ng karagdagang 15 pesos sa total bill ng mga may bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Paghina ng piso kontra dolyar ang pangunahing sanhi ng price hike. Ang singil ng mga generating companies sa distribution utilities tulad ng Meralco ay in dollars. Tapos kinoconvert lang namin into pesos para maging generation charge sa bills ng customer. Ngayon, nung from May to June, nagkaroon ng depreciation of the peso from below 50 pesos per the US dollar to 50.47 pesos per US dollar in June. At ito ay nagkaroon ng corresponding effect sa generation charge. Yung 50 pesos and 47 centavos na exchange rate ay ang pinakamahinang level ng peso mula noong September 2006. Sa kabila nito, sinabi na Meralco na nakatulong pa rin na mapigilang umakyat ng labis ang price increase ang 79 centimos na refund mula sa kanilang halos 7 bilyong pisong overcharge mula January 2014 hanggang December 2016. Malaki talaga ang nabawas nito magmula ng nakaraang buwan, ngayong buwan at susunod na buwan. Pero magno-normalize na yung rates natin pagpasok ng September, so yun yung kailangan paghandaan. Patuloy na isinusulong ng Meralco ang pagtitipid ng kuryente. Para sa Bayan, Ria Fernandez. Tiniyak ng pinagsanib na puwersa ng sundalo at pulisya na naka-alerto at bantay-sarado nila ang Metro Manila. Sa Campo Aguinaldo, sinubok ang kahandaan ng mga sundalo laban sa banta ng terorismo. May ulat si Eunice Samonte. Habang nagpapatuloy ang operasyon sa Marawi City, dito sa Maynila, hinikayat naman ng militar ang publiko na maging kalmado, ngunit alerto sa kahit na anong banta ng terorismo. Wala mang nabanggit na partikular na banta, ayon kay Brigadier General Restituto Padilla, tagapagsalita ng AFP, wala umanong pinipili ang mga terorista na nais maghasik ng takot sa mapayapang mamamayan. The threat never stops. There will always be threat coming from anywhere, any time of the day, any time of the week. And hence, the issue here is readiness. Ayon sa AFP, ang kaligtasan ng bawat isa ay nakasalalay hindi lamang sa kanilang mga taga-protekta ng bansa, ngunit pati na rin sa pakikipagtulungan ng mga sibilyan. Our population is more than 100 million. And if every member of the community, over 100 million of us, takes the cudgels, shares the responsibility, and is on the lookout, whenever they are outside or in their communities for suspicious persons and other suspicious items, the manner by which we can address all these threats becomes faster.
Sa katunayan, ang mismong kampo ng militar dito sa Camp Aguinaldo di rin nakaligtas sa isyu ng terorismo. Pasado alas 10 ng palabasin ng mga tao sa Soldiers Mall matapos may makita umanong bomba na iniwan sa loob ng bag. Ayon sa mga narito, hindi umano sila nagpanik matapos dumating agad ang mga otoridad. Ngunit ayon sa AFP, hindi bomb threat kundi bomb drill ang isinagawa upang masubok ang kahandaan ng mga sundalo. Ang Camp Aguinaldo ang sentro ng mga opisina ng tanggulang pambansa at nagsisilbing kampo ng mga matataas na leader ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Samantala, tiniyak naman ng AFP na walang lugar ang terorismo dito sa sentro ng komersyo at kalakalan, lalo pat 24 oras na naka-alerto at nagbabantay kontra-terorismo ang pinagsanib puwersa ng pulis at kasundaluhan ng bansa. Para sa Bayan, Eunice Samonte. Mariin naman kinundinan ng pamalaan ng pagpugot sa dalawang Vietnamese national na natagpuan sa basinan. Tinayak rin ng Department of Foreign Affairs na mananagot ang mga salarin sa batas. Nakikiramay naman ang pamalaan sa pamilya at kaibigan nina Wang Tong at Wang Vahay. Nabatid na ang dalawa ay kasama sa anim na Vietnamese crewmen ng MV Royal 16 cargo vessel na dinukot ng Abu Sayyaf noong Nobyembre ng nakaraang taon sa Sibago Island sa Basilan. Minomonitor ng Overseas Workers Welfare Administration ang mga money claims ng mga Pilipinong manggagawa mula sa financially distressed companies sa Kingdom of Saudi Arabia. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, bahagi ito ng katiyakang hindi pababayaan ng mga repatriated OFWs mula sa Gulf State habang hinihintay ang final court action sa mga hindi nabayarang sweldo o monetary claims. Para sa mabilis na tugon sa kaso, inatasan sina OWA Deputy Administrator Brigido Dulay at OWA Repatriation Assistance Division Attorney Cesar Chavez na makipag-ugnayan sa Philippine Overseas Labor Office sa Alcobar. Kasama ding tinutuktukan ni Dulay at Chavez ang labor cases ng nasa 100 OFW late claimants. Samantala, ibinida din ni Bello sa mga OFW ang ilulunsad na OFW banks Oktubre na kung saan maaring magamit para sa kanilang microfinancial loans, remittances at iba pang pangailangan ng isang migrant worker. Maalalang bahagi ng naging pagtungo ni Pangulong Duterte sa gitnang silangan ang pagkilala sa tulong na naiambag sa ating bansa ng mga OFW mula sa kanilang pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Samantala, apat na sundalo ng 5th Infantry Division ang ginawaran ng Wounded Personnel Medals sa Camp Melchor de la Cruz Station Hospital. Ang mga ito ay sina Sergeant Joselito Felipe, Private First Class John Chris Dangatag, Private First Class Richard Pangaor at Private Henry Camacho, na kabilang sa mga nakipagbakbakan sa mga miyembro ng New People's Army sa Barangay Balatok, Pasol, Kalinga. Maliban sa medalya, binigyan rin ng mga ito ng 5,000 pisong financial assistance at groceries. Pinapurihan at kinilala naman ng punong general ng 5th Infantry Division at Joint Task Force Tala na si Major General Paul Talay Atal ang katapangang ipinamalas sa mga sundalo kasama na ang kanilang mga kasamahan na kasalukuyang pa rin nagsasagawa ng operasyon kontra sa rebeldeng grupo. Sa ibang balita, inilabas na ng Sandigan Bayan ang listahan ng mga nominadong papalit kay Associate Justice Jose Mendoza na nakatakdang magretiro sa susunod na buwan. Kabilang sa walong nakapasok sa listahan, sina Court of Appeals Presiding Justice Andres Reyes Jr., CA Justices Rosemary Carandang, Jose Reyes Jr., Apolinario Bruselas, Japar Dimaampaw at Ami Lazaro Javier. Ang mga nasabing maestrado ay inendorso rin ng Judicial and Bar Council o JBC kay Pangulong Rodrigo Duterte para pumalit sa nagretirong si Supreme Court Justice Bienvenido Reyes. Bukod sa kanilang anim, pasok din sina CA Justice Ramon Paul Hernando at Sandigan na Justice Alexander Hesmundo. Sa ilalim ng batas, marapat na makapagtalaga si Pangulong Duterte ng bagong mamumuno sa Sandigan Bayan sa loob ng 90 araw mula August 1 kung kailan nakatakdang magretiro si Mendoza. Lalo pang iigting ang magandang relasyon ng Pilipinas at Japan. Ito'y kasunod ng napagkasunduan para sa implementasyon ng mga proyektong pang-imprastruktura sa ilalim ng Duterte administration. Narito ang ulat.
Muling pinagtibay ang patuloy na gumagandang relasyon at pagtutulungan ng Pilipinas at Japan sa isinagawang Second Philippine-Japan High-Level Joint Committee and Infrastructure Development and Economic Cooperation Meeting sa Maynila. Dumalo bilang kinatawan ng Bansang Japan si Dr. Hiroto Izumi, Special Advisor to Prime Minister. At ang hanay naman ng Pilipinas ay pinangunahan ni National Economic and Development Authority Secretary Ernesto Pernia at Department of Finance Secretary Sonny Dominguez. Napagkasunduan sa pagpupulong ang mga hakbang ng dalawang bansa para sa epektibong implementasyon ng mga infrastructure projects sa ilalim ng Duterte administration. These include major projects on railways, flood management, roads. Both sides have decided to continue holding expert-level consultations to address issues pertaining to proposed railway projects. Ilan sa mga kabilang sa flagship cooperation projects ay ang Mega Manila Subway Phase 1, Malolos Clark Railway Project at ang Cavite Industrial Area Flood Management Project. Samantala, posible rin ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa sektor ng enerhiya, partikular sa pagtatayo ng Liquefied Natural Gas o LNG facility. Japan will be helping us on the human resource development and the technical sides. Samantala, kaugnay naman sa nangyaring lindol sa Leyte, nagpahatid ng pakikiramay ang Japan sa mga naging biktima ng insidente. They offered assistance for the latest earthquake damage. Nakatakda muling magpulong ang mga kinatawan ng Pilipinas at Japan para ipagpatuloy ang diskusyon sa pagtutulungan ng dalawang bansa. Para sa Bayan, Diane Kerrer. Pinapag-ingat ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang publiko pati ang mga miyembro nito sa mga nanghihingi ng bayad para sa pag-issue ng PhilHealth Membership Identification Card. Binigyang diin po ng PhilHealth na hindi kailangang magbayad para sa ID dahil ito ay libre. Sria Fernandez sa detalye. Matapos ang pamimeke sa mga resibo ng PhilHealth, ID naman ngayon ang mga miyembro ng Government Health Insurance Company ang punterya ng mga kawatan. Ang modus, magpapakilala mga scammers sa social media bilang middleman. 50 to 200 pesos ang kanilang singil sa mga miyembro kapalit ng ID. We were able to find through social media that there were several people who actually posted, it's like an advertisement, that they can actually facilitate the processing of documents, especially ID with PhilHealth for a fee. And we want to make it known to the public that we do not in any way, we don't have any middle person or middleman to do this. We don't allow that. We don't charge fees for issuance of IDs. Our IDs are actually free for our members, except of course for those which are under our contract through the public-private partnerships right now. But other than those, our IDs are free. Para hindi mabiktima, makipag-transaksyon lang sa mga tanggapan ng PhilHealth. Nagbukas na rin ang PhilHealth Express Centers sa mga mall mula Lunes hanggang Sabado para sa mga hektik ang schedule. Determinado namang mapanagot ng ahensya ang mga nasa likod ng scam. Pinaimbestigahan na nila ang insidente. We want to look also deeper into this kung talagang marketing people lang ito or baka mamaya ay nagbibigay pa rin sila ng ID nang hindi namin alam. Ngayon, doon naman po sa may mga balak na gawin po itong mga bagay na ito na ating nakita sa kasalukuyan ay kayo po ay ating binabalaan. Una, ito po ay hindi naalaw ng ating batas, ng ating pulisiya, at kung talagang mapapatunayan po kayo na may ginagawa na fraudulent acts against the corporation, we will go after you and we will push the cases and file legal actions technically for everyone para po maiwasan ang ganitong bagay. Huwag matakot isumbong ang mga manluloko, tumawag lang sa PhilHealth o di kaya'y mag-email. Para sa Bayan, Ria Fernandez. Samantala, naglunsan ng D-Day Summit ang Bureau of Fire Protection na may layuning madagdagan pa ang kaalaman para sa tamang paggamit ng mga kagamitan sa pag-apula tuwing may sunog. Pero nanawagan rin ang ahensya na maging responsable rin ng publiko para maiwasan ang insidente ng sunog. May report si Clayzel Pardilla. Sa 3-day summit ng BFP, muling ipinalala sa mga firefighters ang wastong kaalaman tungkol sa kaligtasan sa mga LPG, electrical fire, gayon din sa mga high-rise building.
sa unang araw ay itinuro ng Institute of Integrated Electric Engineers o IIEE at Meralco ang wastong electrical proofing o maayos na pagkabit sa mga saksakan ng kuryente upang maiwasan ang buhol-buhol at sobra-sobrang wirings na siyang pinagmumula ng sunog. Ang Petroleum Corporation naman itinuro ang wastong paggamit sa liquefied petroleum gas o LPG upang maiwasan ang kadalasang sunog sa kusina. Tatalakayan naman bukas ang kahalagahan ng safety features tulad ng sprinkle system, smoke evacuation system at iba pang paraan at tuntunin upang maiwasan ang insidente ng sunog sa mga gusali. Binigyan din ni BFP Senior Superintendent Wilberto Quanchu na hindi natatapos dito ang kanilang paglilingkod pero nagpaabot naman siya ng mensahe sa publiko na maging responsable para maiwasan ang insidente ng sunog. Kailangan talaga na lahat ng ating mga kababayan ay maging responsable sa lahat ng kanilang ginagawa para maiwasan yung sunog. Ito po ay laban natin. Lahat po tayo, laban po ng buong bansa to na sana po ay talagang maibaba natin yung numero ng sunog at sana po ay hindi na maulit yung mga pangyayari na maraming nagbuwis ng buhay no, dahil nga po sa isang pangyayaring hindi naiwasan at maging responsable po tayo sa lahat ng ating gawain. Inaasahan pang mararamdaman ang pwersa ng BFP para sa mga inisyatibong patuloy na ipinatutupad tulad ng lingguhang babala para iwas disgrasya. Para sa Bayan, Clizal Pardilia. Maglulunsad ang World Boxing Organization ng imbestigasyon ukol sa naging resulta ng laban ni The People's Champ Manny Pacquiao at Australian boxer Jeff Horn. Ito ay matapos humiling ang Games and Amusement Board ng rescore sa naturang laban. Ang report mula kay Kay Asuncion. Nagdesisyon ng WBO o World Boxing Organization na maglunsad ng isang imbestigasyon tungkol sa controversial result ng welterweight title bout ni na Filipino boxing champ Manny Pacquiao at Australian boxer Jeff Horn. Ito ay bilang tugon sa sulat na ipinadala ng GAB o Games and Amusement Board kahapon, kung saan hiniling nila ang thorough review sa naging desisyon ng officiating sa laban. Ayon kay GAB Chairman Abraham Mitra, layo nilang protektahan ang integridad ng sport na boxing at malaman kung ano ang naging proseso sa judging ng laban ni na Pacman at Horn. Hindi naman mahaba yung sulat. Ano? It's really just a review of the fight. No? Bakit, sir, kailangan ninyong hingin yung review? Ang pakiramdam namin, katulad ng maraming netizens at maraming Pilipino, eh, hindi maganda yung naging resulta. Feeling namin, kung mas close ang tawag, dapat sana mas maganda ang resulta. Okay. Kasi nakikita na natin, hini-headlock na, na-headbutt dalawang beses, dumudugo na, tapos tinutulak pa pababa, eh ang pakiramdam namin, dapat yung referee, sinaway na sila, dapat maaga pa. Hindi lang si Jeff Horn, pati si Center Manny, oh, keep it clean ha, dapat ganon. Sa tugon ng WBO, sinabi ng organisasyon na magtatalaga sila ng 5-man review team, kung saan 5 referees mula sa iba't ibang bansa ang kanilang kukunin para muling panoorin at i-review ang laban. Ikinatawa naman ni Mitra ang tugon na ito ng WBO at sinabing gusto lamang nilang protektahan ang mga Filipino boxers at masiguradong hindi sila nadadaya. Of course, primary for him, dahil siyempre senador natin siya, champion natin siya, tapos ginagawa sa kanya yan. Ang feeling namin, kung ginagawa sa kanya yan, baka gawin din sa mga ordinaryong boksingerong Pilipinong pumupunta sa abroad. Bagamat hindi na mababago ang resulta sa laban, magbibigay daan ng review para malaman ng fans kung may naging paglabag sa judging at officiating sa naturang Battle of Brisbane. Kay Asuncion, PTV Sports. Ikaw ang pangulo para sa pagbabago.